Yes, mga kaibigan, muntik na naming hindi maabutan ng cutoff ng cruise ship at nakala talaga namin may iwan na kami ng barko. And grabe, ang dami naming tips tungkol sa Royal Caribbean Spectrum of the Seas. So kung magkocruise ka rin soon, kapit ka lang and share namin lahat niyan sa video na to. Hello there, poor traveler! We are Vince and Yosh. Before we begin, paisang subscribe naman dyan kung hindi mo pa nagagawa. And tap nyo na rin yung bell sa tabi para lagi kang updated kapag may new videos tayo. And kung sa Facebook ka naman nanonood, pa-like and follow na rin ang page natin. Sa previous video natin, we showed you what to prepare, how to check in, and how to board the Royal Caribbean Spectrum of the Seas. Ngayon naman, allow us to present to you our full 5-day 4-night cruise itinerary. Ito yung most recent sailing namin with family. Dumating kami sa SG a few days before the sailing date kasi pinasyal muna namin ng family ni Yosh sa key attraction sa Singapore. Mas i-discuss namin ang mga Singapore attractions in another video. Pero diretso na tayo sa cruise. Let's start with Day 1, boarding! Alas 10 pa lang, we were already on our way to the Marina Bay Cruise Center and by 11:30, we were called for boarding. By noon, tapos na namin ang immigration checks and safety demo. Dito na kami nag-launch sa Windjammer Marketplace sa Deck 14. Ito ang buffet restaurant nila na brimming with international fare. May Western, Chinese, Indian, and marami pang iba. Pero ako, atak kaagad dito sa roast beef. Isa itong Windjammer sa mga complimentary dining places on board, meaning hindi mo kailangang magbayad ng extra. Kasama na to sa binayaran mo. At 1:30 PM, hinanap na namin ang stateroom namin para makapagpahinga na. Ang tiyak ko, itong interior room ang binook. Mas mura ito normally pero walang window. Kami naman, we booked an ocean view room with balcony. Pero carry pa rin naman itong interior room. Mas malaki lang talaga and mas maaliwalas yung ocean view rooms. Lalo na kapag may balcony talaga. By the way, dalawa sa mga kasama ko ay may mobility issues. Mabilis sumakit yung tuhod. So ito ang tip. Try to book rooms na malapit sa elevators or sa gitna para hindi ganun kahaba ang lalakarin every time. Malaki kasi talaga ang barko and nakakapagod din yung pabalik-balik. Okay din itong gitna para sa mga mahiluhin kasi mas hindi mo mararamdaman ang galaw ng barko kapag maalon. After a few hours of rest, we decided na magbihis na to watch a show dito sa Royal Theater. Ang headliner ay ang Goddess, a Pinoy band led by Monique na dating finalist sa X Factor Philippines and The Voice of the Philippines. Ang galing-galing-galing nila, lalo na si Monique, hindi makaget over ang mga parents namin. After the concert, nagpagutom muna kami dito sa Seaplex, ang indoor activity center ng barko. Mayroon itong mga video games, arcade, table tennis area, foosball tables, and ang basketball court ay nako-convert din into bumper car area. Siyempre, in-avail namin. Wala rin kasi itong extra bayad. After makipagbalyahan with strangers, we proceeded to the main dining room for dinner. Dito, it's highly recommended that you make a reservation in advance using the app. Before the cruise pa lang, mag-reserve na kayo kasi limited lang ang reservations. Yung mga walang booking, may ibang pila na mas mahaba and mas mabagal umusad. Complimentary restaurant din ito, pero hindi tulad sa Windjammer na buffet, dito sa main dining room, fine dining ang setup. Smart casual ang dress code so bawal ang shorts, sando, or slippers. May mga dedicated na server sa table. Nag-iiba ang menu every meal but each time ay may appetizer, main course, and dessert. Sa unang gabi, laging highly recommended ng staff ang escargot, or mga kuhol or suso na pinasosyal. Kung hindi ka makapili or gutom na gutom ka talaga, you can order more than one item nang walang extra charge. Okay lang yun. Medyo late na natapos ang dinner so bumalik na kami agad sa room para magtsikahan and magpahinga. It's day 2! Ang highlight ng day na to ay ang stop sa Penang, Malaysia. Pero the ship won't reach the port until 2:30 PM pa so we had the full morning on board. We had breakfast dito sa 270. Ito yung lounge sa likod ng ship. Unlike sa Windjammer na very chaotic kapag umaga, mas tahimik dito and kaunti lang ang tao kasi kaunti lang din ang may alam na pwede rin mag-breakfast dito. Pero, mas kaunti nga lang din yung choices. Mostly salad,
cereal, and sandwiches. And yes, wala ring extra charge dito. After almusal, nadaanan namin itong mga nag-exercise sa main lobby. And syempre, naki-join kami kahit hindi kami dressed for it. Ito nga yung Tia Luso, mega join talaga siya. Mahilig kasi siyang mag-zumba-zumba talaga. After magpapawis, nag-ikot-ikot muna kami. Dahil hindi na namin first time ito ni Vince, tinour na lang namin yung family namin around. Pinakita namin yung mga amenities, yung iba pang mga food stalls, yung mga activities, ganyan. And amazed na amazed sila sa laki, gara at garbo ng barko. Sabi nga ni Tito, mistulan itong floating city. Kung tama ang alala ko, according to Bonnie na cruise director, and makikita niyo siya parate during the cruise, there were around 4,800 passengers noong sailing namin, and marami din doon ay mga bata. Binalikan namin ang bumper cars kasi nag-enjoy talaga kaming family doon. And after that, umakyat kami sa top deck and nag-picture-picture, ano pa nga ba, sa lahat ng pwedeng pag-picture-picturean. We had a quick lunch sa Windjammer and pagpatak ng 2 PM, ready na kami for Penang. Wait, bago yan, explain muna natin ang pagbaba. So para ma-exploring isang stop o yung tinatawag na port of call, meron kang options. Pwede kang mag-join sa Shorex or Shorex Excursions organized by Royal Caribbean Partners mismo. Pero mas mahal. Pwede ka rin mag-travel independently or DIY. Pero either way, every time na bababa ka ng barko, it's important na malaman mo what time ka dapat makabalik. Usually, ay ina-announce naman to everywhere sa barko. In this case, ang cut-off time ay 8 PM. For Penang, we decided to do it on our own. Hindi kami nag-book ng kahit anong tour. Kung first time mo dito, ang marirecommend namin is i-explore ang Georgetown, which is a UNESCO World Heritage Site. Yun talaga ang ideal kasi hindi malayo from the port. Pero this is already our third time dito, so we wanted the place na una, hindi pa namin napuntahan ni Yosh. And pangalawa, interesting enough para sa fambam namin. And nang napili namin ay ang Penang Hill. Kasi tingnan nyo naman sa pictures, oh. Grabe, ang ganda-ganda. So talagang excited kami. After disembarkation, we book a grab car and pinick up kami dito sa Swettenham Pier Cruise Terminal. Medyo traffic kasi, so it took some time bago nakarating yung grab. And medyo malayo ang Penang Hill, ha? Around 30 minutes din ang biyahe, and we paid 26 ringgit. Dito sa lower station, we booked our ticket and boarded this funicular paakyat sa tuktok. Yung ride pa lang, experience na. Sabi nila, normally daw ay sobrang daming tao dito, pero dahil weekday, halos walang pila paakyat. Malamig dito, very Tagaytay or Baguio-ish ang vibe. Yun nga lang, pagdating namin sa taas, sobrang lakas na ng ulan, kaya hindi rin kami nakapag-explore. We tried noong una, pero wala. Nabasa lang kami na huwag niyong gagawin kasi alam niyo naman, sa panahon ngayon, bawal magkasakit pag nasa biyahe. So what to do kapag walang mapuntahan? Kumain, syempre! Of course! Buti na lang, marami ditong food and drink stalls offering Malaysian favorites. Dahil medyo busog pa, nag-dessert na lang kami. Fave ko ang chendol, so yan ang kinyeme ko. And itong mga kamag-anak ko naman ay ice kacang, yung parang halo-halo ng Malaysia. Wala na rin naman kaming mapuntahan dahil sa ulan, kaya nag-decide kaming bumaba na at bumalik sa barko. Oy, by the way, kahit na walang pila paakyat, minsan ay mas humahaba pa rin talaga yung pila pababa. So, take nyo yan into consideration kapag nagbibuild ng itinerary. And hala, ang hirap bumalik! Wala kaming masakyan! Walang taxi sa paligid and halos abutin kami ng siyam-siyam sa pag-book ng Grab and AirAsia ride, pero wala talagang kumakagat na driver. Pagdating ng 6:30 PM, medyo kinabahan na kami kasi remember, dapat makabalik kami ng 8 PM. Eh, ang layo nga namin. Finally, may dumating na cab, pero 6 na tao lang yung kasya. Eh, 8 kami. So, nagpaiwan na lang muna kami ni Vince. Oh, hero, diba? Ang important, mauna yung mga thunders kasi mahabang lakad pa ang ship mula sa drop-off point. Sa pagtatanong-tanong namin, we found out na may bus station sa tapat and dadaan ang bus sa Swettenham Port, but the next bus would leave at 6:45 pa. And yung travel time is roughly an hour kasi it makes 33 stops along the way. And depende sa traffic. Medyo hapit na hapit pero wala kaming ibang choice. We rode the bus and hoped for the best. The whole bus ride, kinakabahan kami kung aabot. Grabe talaga ang puso ko nun, parang kakawala sa kaba.
Thankfully, marami sa mga stops ay walang sumasakay or bumababa, so halos smooth ang biyahe. Pero dahil mahabang lakad pa ang mismong barko mula sa bus stop, ano pa nga ba? Eh di mega takbo kami. Awa ng Diyos, umabot naman kami. Hindi pa naman kami late. Nakuha pa naming mag-selfie para may remembrance. Pero eto ka, while all this was happening, ang fambam namin nasa Royal Theater, nanonood ng show. And after, nag-dinner kami. Yes, kain na naman. And pagkatapos, tumambay kami sa music hall for a drink. Hindi na to complimentary ha. Bawat order ng drink ay nasa 10 to 15 USD plus service charge pa. Pero it has been a long day and we could really use a drink and good music. It's day 3 and iba ang saya ko sa day na to because it's time for Phuket. Pero syempre, nag-breakfast muna kami. Oo, dito sa cruise, kakain ka lang talaga ng kakain, as in. Anyway, we didn't know na para pala mauna ka sa pagbaba sa Phuket, you need to get a batch number first sa may 270. Ang number na ito ang magdedetermine ng order ng pag-disembark. So, by the time natapos namin yung breakfast namin, ang tagal pa nang hinintay namin bago nakababa ng barko. When it was finally our turn, we boarded a smaller boat that tendered us to the jetty sa Patong Beach. The jetty is situated right across the Bliss South Beach Hotel. Hindi ko sure if Royal Caribbean uses this all year round or depende sa season. So check your guest booklet first to be certain. Kung medyo suspense thriller ang peg ng Penang stop namin, mas optimistic ako dito sa Phuket. Sa Penang kasi, DIY kami. Pero dito sa Phuket, we already booked a private car service via Klook nung nasa Pilipinas pa lang kami. Dahil group of 8 kami, kinuha namin itong van na good for 10 for only 2,950 baht or 4,900 pesos. Per vehicle na yun na, and okay ito for up to 8 hours. May smaller cars din na good for 3 or 4 na mas mura. For more info sa rates, check nyo yung Klook link na ilalagay namin sa description. May driver na rin kasama yon. Hindi nga lang marunong mag-English si kuya, pero makakapag-communicate naman kayo via a voice translation app. And super bait niya. Okay lang din kasi dahil third time ko na dito sa Phuket, and napuntahan ko na lahat ng nasa itinerary namin, ako na lang yung nagsilbing tour guide. Next naman! In fairness, ang daming alam ni Yosh. For sure, ginugugel niya lang din along the way. Ako, first time ko lang dito sa Phuket, kaya ibang level ang excitement ko. Ang first stop namin ay itong Big Buddha, aka the Great Buddha of Phuket. Perched on top of a hill, kaya naman ang ganda ng view dito. Kitang-kita rin ang mga nearby islands. At 45 meters tall, it is the third largest statue sa Thailand. Pero hindi pa rin ito tapos hanggang ngayon. But you can explore the interior and yung vicinity. You can say a prayer or isulat to sa mga golden leaves na to and isabit dito. You can also make a donation, receive a sacred string bracelet called Saisin, and be blessed by a monk. Hindi na namin naabutan yung monk here pero sa previous visit ni Yosh, he was able to meet them. Wala nga palang entrance fee dito. Isa pang religious site ay itong Wat Chalong or Wat Chayatararam. Bakit sa akin napupunta yung mahirap i-pronounce? Maraming mga temples dito sa Phuket pero itunuturing itong Wat Chalong as the biggest and the most important. May dalawang key buildings dito. Una, yung main temple where worshippers say prayers, make offerings, or try to find out their faith through CMC or fortune sticks na sinishake dito sa bamboo container and kung ano yung number ng unang mahulog corresponds to an oracle. In a previous visit, our tour guide taught me how to do it. Ang isa pang noteworthy building is this chedi, the tallest structure sa vicinity, which houses a bone fragment of Buddha. Sa loob, you'll find dozens of donated statues of Buddha. You can also climb to the top terrace for a view of the surrounding complex. Every now and then, may maririnig kang firecrackers, kasi these were lit by those whose prayers were answered. Ang dami nga naming narinig that time throughout the day, marami siguro talaga silang mga wish na nag-come true. After that, kain na ulit! Dito naman namin napiling mag-lunch sa Raya, isa sa pinakasikat na restaurant dito sa Phuket Town. Set in a two-story Chinese-Portuguese house, hanapin mo lang itong yellow facade na to. It serves traditional Phuket cuisine. May Michelin Bib Gourmand recognition din to dati. Not sure lang if meron pa rin this year,
Pero regardless, ang sarap lahat ng sinerve nila. Mula sa fish with tamarind sauce, pad thai, tom yum, and hanggang sa sweet and tender na muhong or Phuket-style braised pork na parang humba. Sabi nga ng mga kasama namin, this was our best meal sa trip na to so far. Even better than anything we had on board. And Vince, this resto made my nanay appreciate Thai food. Hindi kasi siya mahilig sa foreign food talaga, pero nagustuhan niya talaga dito and ngayon napapakain ko na siya ng tom yum and pad thai. O diba, may utang na loob pa tayo dito sa Raya. After lunch, naglakad-lakad na kami dito sa Phuket Old Town na best known for the Sino-Portuguese shop houses. Dito kami nag-shop ng mga souvenirs and pasalubong. And syempre, picture-picture ulit! Hindi rin kami masyado nagtagal dito kasi malala din ang traffic dito sa Phuket. And ayaw naming maulit yung nangyari the day before na pangatal kami pabalik sa barko. So we decided to spend the rest of the afternoon sa Patong Beach na para malapit lang sa jetty. Lakad-lakad lang sa beach, kain-kain ng fruits, ganyan. Hindi talaga kami tumitigil sa pagkain. Pagbalik sa barko, nag-freshen up and bees ulit in time for the magic show. Nga pala, wala ring extra bayad ang mga shows dito sa Royal Theater ha. And then, dinner ulit sa main dining room. Kain ulit! Day 4 na! Ito ang day na hindi bababa sa ship. The whole day, nasa laot lang. So, this is the best time to explore and itry yung mga facilities. Pero, marami sa mga attractions ay need ng advance reservation. Kaya, mag-reserve na kayo before the trip pa lang to make sure na makuha ang time slot na gusto mo. Ilan sa mga activities ay ang Ripcord by iFly na simulated skydiving experience. So, yan, makikita nyo yung presyo dito sa screen. Meron ding Flow Rider na simulated surfing activity naman. Free yan, pero kung kailangan mo ng instructor, syempre may bayad din yon. Meron ding Skypad or yung bungee trampoline na may virtual reality headset, although parang wala namang virtual reality headset nung tinry namin. Itong rock climbing wall, yan walang bayad. And itong C-Plex, again, ito yung sports complex indoor na pwede kayo mag bumper car, pwede kayo mag tennis, ping pong, basketball, archery, walang bayad yung mga yan. Meron ding North Star, ito yung glass enclosed observation pod and capsule ride that allows a 360 degree view ng buong barko. May bayad din yan. Pero libre naman yung swimming pools, whirlpools, yung music hall na may band performances every night, yung star moment, yung parang karaoke nila, and yung gym. Meron din silang parang video game arcade. And syempre, because food is life, nagmeryenda kami ng famous hotdog nila dito sa may C-Plex. On your last full day, or day 3 kung 3-night cruise, or day 4 pag 4-night cruise, may mga need ka lang gawin para hindi ka mahassle when disembarking the next day and mag-end ang trip mo on a high note. Mag-start silang ibalik ang mga passports usually in the afternoon sa may elevator area na malapit sa stateroom mo. You just need to present your set sail card. Usually, kung may ine-enter kang credit card sa Royal Caribbean app mo, automatically macho-charge na yun dun. Pero may mga instances na nagkakaproblema, so check the app if may need kang isettle. If meron, you can approach the guest services desk. Pero they only accept US dollars, which is why dapat merong ka pa ring USD just in case. Fill out SG arrival card online. You can actually do this up to 3 days before your arrival. Remember, lumabas ka ng SG sa start ng cruise and ngayon ay papasok ka ulit. Kung ayaw mong mahirapang bitbitin ang luggage mo kapag pababa na kayo ng barko the next day, you can have it picked up by the staff. They'll be doing rounds until 10 p.m. so mag-iwan ka na lang ng smaller bag and ang mga isusuot and gagamitin mo for the next day. Vince, madalas natatanong sa atin, may mandatory tips ba na chinacharge after the cruise? And the answer is no, at least for Singapore sailings. Unlike in other countries, dito sa SG, ang mandatory gratuities ay prepaid and kasama na sa binayaran mo when you paid for your cruise. So no need to worry about that.
That said, we still recommend na mag-iwan ng additional tips para sa mga room attendants ninyo and sa mga waiters sa proper sit-down restaurants as a gesture of appreciation, lalo kung talagang nagustuhan nyo naman yung kanilang service. Day 5, uwi na! Aww, it's the end of the cruise! Gumising ng maaga, mag-breakfast, and sundan mo lang ang announcements. Usually, at around 8 a.m. ay mag-start na silang magpababa. Pero dahil nagka-something with SG Immigration at the time, halos 9:30 a.m. na rin kami nakababa. Have your last look sa cruise ship. And trust me when I say na mamimiss mo ang barko, ang facilities, and ang unlimited food. And if ang flight mo ay sa gabi pa tulad namin, you'll have a full day pa to spend in SG. Pero Yosh, paano yan? Mahirap naman mag-explore ng may bit-bit na luggage. Don't worry, may luggage storage and transfer service naman sa Marina Bay Cruise Center. Operated by Meteorite Logistics. You'll find it sa may arrival hall. May option ka to leave the bags here or pwede rin ihatid nila yung bags mo sa'yo sa airport na. Just tell them what time ang flight mo and what time mo need makuha yung bags and i-deliver nila straight sa airport. Rates start at 30 SGD per bag, pero mas nagmumura per piece kung mas madami. So for example, kung 5 bags, pumapatak sa 22 SGD a piece na lang yon. Medyo mahal pa rin, pero mahal naman lahat sa SG. We did a calculation and if pick-upin namin dito instead na ipahatid sa airport, halos same lang ang gasto sa fare based sa itinerary namin that day. So we chose yung may kasamang airport transfer na para hindi pa kami pagod, di ba? Shout out! Special shout out para kina. You can also show your support by subscribing to this channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Ring mo na rin yung bell icon para lagi kang updated kapag may new videos tayo. And kung sa Facebook ka nanonood, help us achieve 1 million followers this year by liking and following this FB page. If you need more information about cruising, you'll find comprehensive travel guides on our blog, www.theporttraveler.net, or check out the link in the description. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang below. You can also follow or message us on Instagram, TikTok, and Twitter. Just look for @theporttraveler, single L. If you have a Spotify account or Apple Podcast app, follow and tune in to the Port Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!